Magandang umaga guys, ito muli ang inyong simple vlogger, Aldo Martin. Ngayon po ay 5 days na ng aking banana peel fertilizer, kaya ngayon po siya i-start na ililig sa aking halaman. Ito po nga pala yung aking solar panel na binili. Ito, ayan. Ito po ang solar panel, ilalagay ko ngayon sa bubong pero makulimlim pa, pero kailangan ko na ipaarawan. Binibili ko na lang po ito sa mga iniiwan ko dito pag ako mamamalengke na i-check baka maulanan, kasi hindi siya pwede maulanan dahil pang panloob lang siya, hindi siya yung malaking solar panel na nilalagay na nakapik sa bubong. Ito ay ginagamit namin pag gabi pag pinapatay na namin yung ilaw sa baba. Tapos ay ito nga pala, bali ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo, yung desert rose, ang isa pang tawag dito ay andanium. Andanium ang isa pang tawag dito sa desert rose. Tapos, pakikita ko sa inyo ngayon itong harapan ng aking, lalabas ko muna itong aking solar panel para ipas, ilagay sa bubong ng aking, ng aming terrace taas. Wait lang ha. Tapos pakikita ko yung aking mga table rose. Ayan. Ito yung table rose. Ayan, yung mga nakahangin. Kita niyo yung bulaklak. Ganda, di ba? Pusha pink. Ayan. Ito yung mga, ito yung sigwes na mura nila na tinanim ko ng isang araw, di ba? Pinakita ko sa inyo po kung paano siya itinanim. Ito yung pecha. May bulaklak na. Tapos, ayan yung mga halaman ko. Ito yung mga hiningi kong tinatanim kong halaman. Hanguin ko muna itong aking, ayan, no, ayan ang table rose. Na nakasinayan tawagin ng iba na Vietnam rose. Araw-araw ko inalisan siya. Pag kasi everyday siyang namumulaklak, everyday siyang nag-fade. Hindi siya pang matagalan ng bulaklak niya. Ikang araw-araw lang ang pagbuka ng bulaklak niya, hindi siya pang matagalan. Hindi katulad ng ibang halaman na tumatagal ang bulaklak na namumukadkad. Nakita ko dito sa bubong ng aking tiyahin dahil ilalagay ko ang solar panel dito sa bubong ng aming terrace sa taas. Bale, eto guys, eto yung aking mga table rose. Ayan, no? Table, ayan ang aking mga table rose. Naalis ko yung mga yung nalanta ng bulaklak. Di ba ang ganda ng kulay? Pusha pink. Guys, ayan o. Oh. Ito yung aking Malaysian mums. Merong nakasingit na bell pepper. Tinanim ko yan. Ayan, nag-success. At sana nagdire-diretso ang kanyang pag kabuhay. Ay, itong solar panel, dito ko nilalagay sa taas ng aming terrace na bubong. Ayan, ito. Tapos, kaya may plastic yan, yung aming sampayan, nilagyan ko para kung umulan man ay hindi mababasa ang aming sinampay na damit. Ang layo. Ang layo, nahulog. Hindi nag-hook. Yun. Ayan, ito pa ang isa. Dalawa, bali. Pag ako nagka-pera, bibili ulit ako ng solar panel kasi bawas kuryente, konsumo kuryente. Dahil ako lang ang breadwinner sa amin, kaya gumagawa ko ng parang kung paano makabawas konsumo kuryente. Ayan. And shoutout nga pala sa mga hospital na tumatanggap sa mga pasyente, lalo na sa mga critical. At shoutout din sa St. James. Maraming salamat at tinanggap niyo ang aking pamangkin. Maraming salamat kung hindi dahil sa inyo hindi ma-opera na aking pamangkin sa appendicitis. Akit na kasi yung appendicitis niya, hindi namin alam na pumutok na dito sa bahay. Maraming salamat St. James. Mabuhay kayo at pagpatuloy niyo ang magandang gawain niyo. God bless. Tapos, ayan, nailagay ko na yung aking solar panel sa bubong. Ayan, masikat ng araw.
bababa na muli ako para mag-delay ng aking banana appeal. Dahil 5 days na ngayon, nide-delay ko na siya. Diba ang gandang tignan ng ano, oh? Oh, table rose. Ang gandang tignan. Madali lang buhayin. Sinusurak lang din yan. Lagi nyo lang silang puputulin pag may edad na. Ayan, katulad dito, malapit na uli ko siyang itrim. Kasi na may edad na siya, mga 2 months na, kailangan bawasan ni siya para bumata. Ayan, kukunin ko na yung aking banana peel at ilalagay ko sa tubig. Magpupuno na ako ng tubig dito sa bakalde. Ayan. Nagpagawa talaga ako dito ng labahan dito sa aming tera sa taas. Kasi lagi kami inaabot ng tubig dito ng baha. Pag tumataas ang tubig, binabaha kami hanggang nagpa mga bago dumating ng di ano, singit. Nagpasasihita. Inaabot na kami ng tubig dito sa loob ng bahay namin dito sa first floor. Kaya kami nangunulay. Kaya nagpalagay din ako si Earth dito sa taas. Para may galawang kami kung tumaas man ng tubig. Ayan. Kuhanin ko muna yung fertilizer. Ginawa kong fertilizer. At ididili ko na rito. Ito yung kabilang side ng aming terrace. Ayan. Nalagay ko na itong aking fertilizer dito sa... Ito na yun, pa 5 days na. Dito sa tubig. Sa balde. Ayan guys, so tignan nyo itsura ng fertilizer ko, bumubula na. Iyahalo ko na siya dito sa tubig. Ayan. Ayan, ito na siya sa tubig. At ididili ko na. Yung iba, nilalagay itong banana peel. Naglalagay sila ng konting banana peel sa lupa ng halaman. At itatry ko din gawin para maganda sa halaman. At, kasi potassium to. Ayan guys, so kanitong tubig na to. Oh. Ididilig na natin siya. Hindi mo naman kailangan sobrang dami ng tubig na ididilig kasi araw-araw naman dinidilig ka ng halaman. Medyo maasim ang amoy. Ayan, didilig ko na siya. Guys. Ito ang aking persimmon. Ayan. Yan ang persimmon. Iyan yung persimmon. Di ba may prutas na persimmon? Yung buto niya, tinatubo ko. Ayan na yun, no? Si Bali, 3 years nang mahigit siya. 3 years na mahigit. Eh, dapat, ang alam ko, nagbubunga ang halaman, 10 years. 5 to 10 years. Iyon ang pinakabatang pagbubunga niya. Oh, di ba ang ganda ng table rose? Pusha pink. Naglagay din ako ng hangin. Pero table rose din yun. Nilagay ko sa nakahangin. Pagkatapos nitong diligan, lalagyan ko ng tigitigisang putol ng banana peel ang aking halaman. Ibabaong ko sa lupa. Sana mag-work it at mag-success. Para mas maganda ang pamumulaklak ng aking halaman at mamungay. Magdiretso yung mga tinanim kong sibuyas na mura at luya. Yung kangkong ko, hindi nagtagal eh. Hindi siya pwede ng... lupang basang-basa. Gusto siguro niya sa tubig mismo na basang-basa. Tsaka nung tumubo siya, payat. Payat ang katawan. Hindi magandang tignan. Yan guys. Ganito lang gawin nyo, oh. Gugupit-gupitin nyo lang ang banana peel, oh. Yan, ganyan. Bababad nyo sa tubig. Tapos takpan nyo. After 5 days or 1 week, yun, gamitin nyo na siya. Idilig nyo siya sa halaman nyo. Guys. Nag-a-announce naman yung announcer sa megaphone. Naririnig nyo.
Yun, nag-ano naman siya dahil sa mga pasaway na lumalabas ng bahay nang walang mask. Magkakatsya to sa aking mga halaman kasi araw-araw ko naman dinidiligan. Hindi mo naman kailangan lunurin ang halaman pag didiligan mo nito. Ang mahalaga sa kanya, madiligan siya ng fertilizer. Organic fertilizer to. Ikaw kayo mismo ang gagawa. Makakatipid pa kayo dahil hindi nyo bibilhin. Dahil pagkakain nyo ng saging, kukunin nyo lang ang balat, ipunin nyo. Tapos, hiwa-hiwain nyo. Lagyan nyo ng konting tubig, ilagay nyo sa lagayan. Takpan nyo, doon nyo ipi-place sa makulim liwag sa naiinitan. Pag siya inyong buburuhin. Yan yung aking Malaysian mums. Yan yung mga itinanim ko, yung mga sinusulak ko ng halaman niya, mga sanga na hinihingi ko kay PRD. Ngayon, hindi pa bukas sa PRD kaya hindi ako makabili ng bulaklak na niyaali ko sa aming chapel. Saka hindi pa naman bukas ang mga chapel dahil bawal pa mag-misa. Nakakalungkot nga isipin na ang COVID-19, marami na apekto ang tao, buong mundo na. Lahat halos ang normal, hindi na naging normal. Nakakalungkot na ganito na ang tatabo ng ating buhay ngayon. Ito guys, ito tinidilig ko na yung sibuyas, lumura at luya. Itong aking fertilizer, banana peel. Ayan. Ito yung pechay. Ayan yung pechay, oh. Ayan yung pinpiagputulan lang. May bulaklak na. Tanong yung announce ng barangay. Sana makinig naman yung iba. Mag-mask kayo pag kayo lalabas ng bahay. Para sa ating sarili din to. Alam niyo naman kumakalat na ang virus. Kumain kayo ng masusustansyang pagkain, mga prutas. Ang masusustansyang pagkain, lalo na gulay, magagaling yan. Malunggay, huwag nyo isumuli na malunggay, kasi kahit yan yung maliit na dahon, malaki ang sustansya niya, malaki ang pakinabang niya, malaki ang sustansya niyan. 7 beses ang sustansya na malunggay. 7 beses ang katumbas. Yan ang tandaan nyo, ang malunggay. 7 beses. Kaya siya tinatawag na miracle tree. Huwag nyo ispulin yun. Napakalikahan ng ginagampanan ng malunggay. Kaya lagi kayong kakain ng malunggay. Yung iba, nilalaga. Tapos, yung pinaglagaan, yung pinagkatasan niya, iniinom na nila. Ngayon, kapatid ko si Alona, lagi yung nagdadala sa amin ng nilagang malunggay at pinakuluan. Lagi niya pinapainom niyo sa amin, kumukuha siya sa kanilang bakuran. Ang ginagawa ko naman, sa malunggay, nilalagyan ko ng luya. Nilalaga ko na may luya, kamote. Ang kamote kasi, vitamin A. Magaling yun sa katawan. Tapos, yung kalabasa, vitamin A din yun. Huwag niyong i-smule ng mga gulay natin dahil yan ang mga sustansya sa ating katawan. Maraming pakinabang yan. Malaki ang itutulong sa atin yan. Sustansya sa ating katawan. Yung ibang ayaw kumain ng gulay, pilitin niyo kumain dahil malaki ang tinutulong niya sa ating katawan. Talagang malaki. Kung ayaw niyo ma-ospital at iwas gastos, sana yung mga iniisip niyo pagkain inyo kainin. Dahil yun makakatulong sa atin. Guys, dito naman ako sa kabila. Hello, Rene Pozo. Oy, don't divorce you.
Maglaga ka ng balunggay, ha? Marcel, good luck. Yung apo mo. Hoy, yung pechay ko, dadalawang tubo pa lang nun. Kakunti pa, dadalawa pa lang yun. Dadalawa pag dumami, bibigyan kita. Pagaling kayo, ha? Tsaka, huwag kayong gala. Magmas kayo pag kayo lalabas ng bahay. Don't divorce you. Yung oregano natin dyan, nabuhay na ba? Ayan, no, guys. Ito yung mga hiningi kong halaman. Ito yung bell pepper na aking itinanim. Mataas na. Ayan. Hindi ko siya. Condolence nga pala sa pamilya ng aking pinsan. Dahil ngayon, libing lang aking tiyahin. Hindi na nga siya umabot sa kanyang 80 years old. Pasensya na kung hindi kami makapunta dahil kami may pasyente. Hasel, pasensya na, Hasel. Condolence. Ayan aking mga halaman, guys. Ayan yung orchid. Pakinggan yung mga inaanunsang ano, ha? Barangay, makinig kayo. Huwag kayong lumabas ng bahay na walang mask. Iiwas COVID yun. Para sa ating kalusugan yun. Ano titignan mo, Maricel? Cheche, ikaw nga ba si Cheche? Eh di yung petsay ko. Ayan, at eto yung mga halaman ko. Ayan, aloe vera, ha? Huwag niyong kakalimutan aloe vera. Maraming gamot yan. Gamot yan sa diabetes, sa maninipis na ang buhok. Binabrush lang niya sa anit. Pampakapal yan ng buhok. Tapos, yan. Pangalis din niya ng balakubak yan, ng dandruff, ang aloe vera. Pabilisan ako, mamamalingki pa ako pagkatapos nito. Kailangan, dahil akong breadwinner sa amin. Kailangan akong maghanap buhay. Brian Alipio, ang pamangkin, anak ni Orland. Alam mo, mas maganda mong kantahin. Jesus, salamat. Tamang-tamay sa ating panahon ngayon. Jesus, salamat. Makinig ka, Brian Alipio. Kuya, karap at dapat ka nasambahin. Iyon ang iyong kantahin ngayon. Iyan ang gano'n mo, Ara Martin. Sabi mo kay sa kuya Brian mo, ha? Iyon ang kantahin. Mas maganda yon sa panahon natin ngayon. Di ba nagtatanong kayo kung anong gusto niyong kantahin? Ah, Pechay, hey ka lang. Nagdidilig pa, pupunta ako sa kabilang side. Nandito ako sa kabilang side ng terrace eh. Dadalawa lang na to ang nabuhay, Sel. Ah, yun yung ano. Pinagpatabasan ko lang na nilagay ko sa nilagang baboy, isinura ko, yun nabuhay. Pero yung iba, hindi nag-success, nalunod sa tubig eh. Nung umula ng malakas. Yun na nga, namumulaklak na yung ano eh. Yung paycheck ko doon eh. Huwag mo i-smula ng mga gulay, kumain kayo ng gulay ha. Pampalakas na resistensya yun. Mura na, nakakatulong pa sa ating katawan, pampalakas na resistensya ang gulay. Kaya kahit hindi nyo gustong kainin, kainin nyo, matuto kayong kumain ng gulay. Sa panahon ngayon, kailangan magtipid. Magtipid, pero masustansya para sa ating katawan.
Ayan. Lalagyan ko na ng banana peel. So, ayan, nakita nyo yung mga banana peel. Lalagyan ko sa, ibabong ko sa lupa niya, ng halaman. Para yung pataba niya, hindi pa rin naalis sa loob ng isang linggo. Sa susunod na Miraculous ko ulit siya, didiliga ng banana peel fertilizer. Gayaan nyo to, guys, kung kayo mahilig maghalaman. Maglagay kayo ng banana peel. Maggumawa kayo ng banana peel. Magdali lang gawin. Yung mga pinagbalatan ng inyong inain na saging, huwag nyo itapon. Matahas ang potassium ng saging. Pampalakas ng katawan yan. Yung lalo yung mga mahina ang potassium, saging ang kainin nyo. Yan guys, so, binabang ko yung banana peel sa halaman ko. Yan. Osel, pakikita ko yung aking pechay na gusto mo makita. Pawis na ako, ha? Ayan, oh. Kita mo na, may bulaklak na ibabaw. Dalawang puno lang na buhay. Kasi hindi siya naiinit ang maigi at hindi rin siya na... Kumbaga, nasa tamang pwesto lang siya. Hello, Rodora. Kumusta na? Pawis na ako, Doray. Kumusta, Dory? Shoutout sa inyo. Kumusta ang inyong pag online seller? Success ba? Dora Jerez, kumusta na kayo dyan? Dora, yung gayahin mo, alam ko mahilig ka rin maghalaman. Gumawa ang banana peel, ha? Ibang mo rin nyo pagkatapos. Hindi mo mag-delay. Yung ibang... pinat mo, magdaong ka rin. Ang ginawa ko itong banana peel, first day, five days ko na ngayon, kaya dinili ko na. Yung iba, one week kong gawin. Ako, itinatry ko ng 5 days. Susunod na araw ko na ulit siya magagawa. Pero may nakaready na akong banana peel. Nag-iipon na uli ako. Para i-fertilize. Kumusta kayo lahat? Ayan, Sel. Nakita mo na, Marisol Lumadubar. Nakita mo na yung paycheck kong tumubo, ha? Ayan. Gayahin mo para hindi ka naiinip sa bahay. So, ayan, soya. Yung taho, kumain kayo niya. Malaki ang ano yan. Kasi soya yan, eh. Kailangan din ang ating katawan yan. Maganda yan sa... ating stomach, sa ating sigmura, pampakalma yan. Katulad ko may gastritis, kailangan ko yan. Nakita nyo, oh, ang ganda ng table rose, di ba? Ang ganda ng kulay. Kitang-kita, oh. Fuchsia pink, ang table rose ko. Itong aking Malaysian mums, ang kulay niyan ay yellow gold. Ang kulay niya. Yan. Nilalagyan ko ng banana peel. Binabaunan ko siya. Wag naman sobrang dami. Basta malagyan nyo lang siya ng kahit ilang piraso. Malagay meron at nadiligan nyo sila. O, Diesel, pamangkin. Magkumusta na kayo dyan. Huwag kayong lumabas ng bahay na walang masa. Ang Kuya Christian mo nakakumpain. Sana yung makalabas na. Laki na ng bill, eh. Na-operan sa appendicitis. Pumutok ang appendicitis niya. Ilang araw na pala. Buti na naman at malakas ang loob ng kuya mo. Yung problema namin, bill. Buti nilang mababait ang St. James Hospital. Hindi tinanggay ng kuya, Christian mo. Kaya mabuhay ang St. James Hospital.
Sana marami pang ospital ang gumaya sa inyo at hindi tinatanggihan ng mga pasyente. Ang kuya Christian mo, na pumutok ang appendicitis ilang araw na, kaya pa hindi makatayo. Critical siya. Yung buti tinanggap ng St. James. Maraming hospital ang hindi tumanggap dahil sa COVID-19. Buti pagdating sa St. James, na-admit siya at na-operan siya ng 9 o'clock. Buti dumating ang doktor. Kaya, hanga ko sa St. James kahit na sabihin mo maraming pasyente na dinadala. Tinila hinahayaan mga pasyente na tanggihan. Marami kasing, alam mo naman sa panahon ngayon, ang COVID-19, dahil nang tumatang yung ospital. Sana nga makalabas na ngayon ang kuya Christian mo. Dahil malaki na bili. 100 plus na eh. Wala, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad. Buti malakas ang loob ng kuya Christian mo eh. Kaya kayo, mga mahal niyo sa buhay, huwag niyo alagaan niyo, huwag niyo pababayaan. Guys, ha, yung mga halaman, malaki pa kinabang natin sa dyan. Ah. Hindi lang siya nakakalis siya ng stress, malaki ang tulong niya sa atin. Dahil, nakaka-relax siya, nakakatulong siya sa ating katawan, nakaka-relax. Wala pa rito si Kuya Christian Mone, nasa hospital pa, hindi ko pa alam kung ano oras ilalabas. Naayos pa ng Tito Alex mo yung mga papeles na dadal sa PhilHealth. Sana nga mailabas na. Yan guys, malapit na matapos. Ayan po, ayan, mga nakahangin na yan, mga table rose yan. Maganda yan sa hardin natin, kahit malitang hardin. Makita mo mga namumulaklak. Tanggal stress. Kahit maraming problema na pumapasok sa ating pamilya. Si Lord ang ating dapat hahanapin. Sa Kanya tayo kakapit. Hello, Kuya. Kamusta na kayo dyan, Kuya Benny? Dito kami. Pinapakita ko yung paggawa ko ng fertilizer at pag-delay. Ngayon, nagbabaw na ako sa mga halaman ko ng banana peel. Tapos na ako mag-delay. Ayan, ito yung sibuyas na mura na aking tinanim ng isang araw, pati luya. Nilalagyan ko na rin siya ng banana peel. Sana mag-success at maganda epekto ang maging resulta nitong banana peel fertilizer dahil siya ay organic. Organic fertilizer. Hello, Erica. Kumusta na kayo? Kumusta yung online seller? Success ba ang iyong Yakult? Success? Laki ng Yakult mong ino-online ah. Yayaman ka niyan eh. Pag yaman mo, balatuhan mo kami ha. Ayan, ang ganda diba ng hangin ko. Hangin ko, iyan, ano lang yan. Sun rose, Portulaca rose, tsaka isa pang tawag yan ay table rose. Ang ganda ang kulay diba ng bulaklak. O, fuchsia pink. Pwede niyo siya ihang. Pwede rin siya na nakalapat lang. Ito isang to eh. Ito, mga table rose din to. Kasi mula hindi siya agad na init na maigi. Kaya to lalagyan ko siya ng banana peel para mabuhay uli siya. Dati malagyo yan eh. Eh, hindi na siya na ano. Itong plastic niya, nilagay ko para kung umulan man, hindi agad mababasa ang aming sinampay.
Okay na? Oh guys, okay na. Tapos na ako. Mamamalingki na ako. Ingat kayong lahat, ha? Sige, kailangan ko na maghanap buhay. Mamamalingki na ako. Alam nyo naman ang aking trabaho. Araw-araw. Oh guys, ingat, ingat ha. Ito yung nananapilagan. Gawin nyo to. Ito, oh. Kita nyo. Hinihiwa-hiwa lang yan. Tapos, bababad nyo na sa konting tubig. After 5 days or 1 week, pwede nyo na idikit sa halaman. Maganda to sa halaman. Organic fertilizer. Hindi nyo na kailangan bumili ng fertilizer. Kayo na mismo ang gagawa. Oh guys, paalam na ha. Kailangan ko pang maghanap buhay. Ingat kayong lahat. Bye-bye. Update ko na lang sa kayo muli. Sa, after 1 month, kung magandang fertilizer siya. Ito nga pala ang simpleng vlogger, si Aldo Martin, at itong aking YouTube channel. Pakisubscribe naman ang aking channel at share nyo ang aking, ang aking mga binablog. At huwag nyo kalimutan yung pindutin ang bell button para marin makita nyo pa lahat ang susunod kong videos. Bye-bye. Ingat, ingat kayong lahat. Bye.